Ang simbang gabi po ay tradisyong Pilipino. Tradisyong Katolikong Pilipino. Ang simbang gabi po ay siyam na gabi. Sapagkat ang siyam ay bilang ng paghahanda. Ang ating paghahanda ay para sa Pasko. Pinananabikan ng Pasko. At ang ating paghahanda ay tiyak na tiyak. Kasi alam natin, darating ang Pasko. Kaya nga, para sa ating mga Pilipino, ang simula ng Pasko ay simbang gabi. Bagamat lumalabas na si Jo Marichan kapag September, ang totoo ay, ang simbang gabi ay simula pa lang ng Paskong Pilipino. Anong ibig sabihin ng Pasko para sa Pilipino, para sa buong mundo? Ang Pasko ay masaya. Ang Pasko ay para sa mga magkakaibigan. Pero mayroong mga nagsasabing kapag Pasko ay SMP sila, samahang malamig sa Pasko. Pero ang tunay na ibig sabihin ng Pasko ay iisa lang, may nagmamahal sa iyo. May nagmamahal sa iyo. At wala ka talagang dahilan para sumapi doon sa samahang malamig sa Pasko sapagkat may nagmamahal sa iyo. At ang pangalan ng nagmamahal sa iyo ay hindi lang yung crush mo o yung asawa mo. Ang pangalan ng nagmamahal sa iyo ay ang Diyos mismo. May nagmamahal sa iyo. At paano pinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal? Kung hindi kayo romantic, sasabihin ko sa inyo, the Lord shows His love by giving His space and giving us His time. Pero kung medyo romantic, pinapakita ng Diyos sa iyo kung gaano kanya kamahal sa pamamagitan ng titig at yakap. Titig at yakap. Titig is time. Tinititigan niya ang mata mo sapagkat kapag tinitigan mo ang mata ng Panginoon, papasok ka sa kaloob-looban ng Panginoon. And when the Lord looks into our eyes, we know that our eyes are the windows of our souls. And when we allow the Lord to look into our eyes, we are welcoming the Lord into our souls. And when your soul allows the Lord to enter, then you also enter timelessness and eternity. Paano pinapakita ng Diyos ang kanyang pagmamahal? Sa pamamagitan ng pagyakap. Ano ba ang yakap? Skin to skin. Balat ng mahal mo, kadikit ng balat mo. Katawan ng mahal mo, kadikit ng katawan mo. Yun ang yakap. Yun ang yapos. Yun ang hug. Yun ang embrace. Yun ang mahal. Sa pamamagitan ng Pasko, sinasabi sa atin ng Panginoon, may nagmamahal sa iyo. At sa pamamagitan ng titig at saka sa pamamagitan ng yakap, sinasabi niya sa atin, totoo ito, hindi ito fake, hindi ito troll, hindi ito imbento, totoong totoo, may nagmamahal sa iyo. At ngayong gabi, yun din ang ipagdiriwang natin. Yung pagmamahal ng Diyos, pwede nating titigan mamaya ang Panginoon sa anyo ng tinapay. Itataas ko ang ostya at si Jesus yun. Huwag ho kayong yumuko. Titigan po ninyo, eye to eye. Titigan ninyo ang Panginoon na itataas sa misa. And allow the Lord to look into your eyes also. And just looking at the Lord, allow the Lord to penetrate your soul, to pierce your heart, and stay there.
At pagkatapos, pipila tayo dito, yayakapin tayo ng Panginoon at yayakapin natin siya sa pamamagitan ng komunyon. Ano yung komunyon? Katawan ni Kristo didikit sa katawan mo. Katawan ni Kristo papasok sa katawan mo. At hindi lang balat ni Kristo, kundi buong-buong si Kristo papasok sa iyo. That is love. At sa mga nagla-livestream masses sa ngayon, sa mga sumusunod dito sa misang ito by Facebook, sinasabi ko sa inyo mula dito sa Katedral ng Dagupan, ang laki ng nawawala sa inyo kasi hindi kayo nagsisimba. Sapagkat kahit gaano kaganda at kahit gaano kalakas ang internet ninyo at maliwanag na naririnig ninyo ang kanta, ang pagbasa, ang pangaral sa misa, hindi yan totoo. Sapagkat hindi mo pwedeng titigan si Jesus, ang tinititigan mo lang screen, ang tinititigan mo lang gadget, ang tinititigan mo lang cellphone mo, laptop mo, tablet mo. Hindi si Jesus yun. Nananawagan ako, at sana kayo rin, mga minamahal kong kapatid, kailangan na nating bawiin yung pagpapakita ng pagmamahal sa Diyos sa pamamagitan ng pagsisimba face to face, sapagkat walang substitute sa isang taong nagmamahal na matitigan mo yung mahal mo at madikit yung katawan mo sa katawan ng mahal mo. At mangyayari lamang yon sa pamamagitan ng komunyon, sa pamamagitan ng pagpunta sa misa at pakikibahagi sa Eucharistia. Titig at yakap. Titig ng Diyos, yakap ng Diyos. Pero hindi lang yon. Pinapabayaan ni Jesus na titigan natin siya at yakapin natin siya. Pero kalahati lamang po yun ang kwento ng Pasko. Sapagkat ang kabilang kalahati ng Pasko ay una, may nagmamahal sa iyo. Pero ang kabilang hamon ng Pasko ay sino ang mahal mo? Huwag mong sabihing wala. May mahal ka. Baka hindi ka lang pinapansin, pero may mahal ka. Sino ang mahal mo? Mahal mo naman talaga siya, kaya lang sinaktan ka. Kaya ayaw mo nang maniwalang mahal mo pa rin siya. Sino ang mahal mo? Maari magkahiwalay kayo. Hindi na kayo nagbabatian. O hindi ka na umuuwi sa parehong bahay. Pero alam mo, mahal mo pa rin. Sapagkat hindi tayo pwedeng mabuhay nang walang nagmamahal sa atin, at hindi tayo pwedeng mabuhay nang wala tayong minamahal. Kasi kung wala ka ng minamahal, ano pa ang kahulugan ng buhay? Kailangan nating aminin na dapat tayong magmahal kahit hindi tayo suklian ng pagmamahal. Kailangan nating tanggapin na hindi tayo mamumuhay, hindi tayo mabubuhay if we would stop loving. Because the day we stop loving is the day we stop living. Ang ibig sabihin ng Pasko, may nagmamahal sa iyo. Ang ibig sabihin ng Pasko, huwag kang matakot magmahal sa Kanya. Huwag kang matakot, huwag kang mapagod na magmahal, sapagkat kahit anong mangyari, kapag nagmamahal ka, buhay na buhay ka. It does not matter even if the loved one does not love you in return. Just keep on loving. That is the story of Christmas. That is the story of God's love. May nagmamahal sa iyo, at Diyos ang pangalan niya. Dapat may minamahal ka rin kahit anong mangyari, kahit ano ang gawin,
kahit ano ang sabihin. Lakasan ng loob, magmahal at magmahal pa rin. Sapagkat yun ang ibig sabihin ng sana araw-araw Paskong lagi. Good news, may nagmamahal sa iyo. Challenge, sino ang mahal mo? Don't get tired of loving. That is what Christmas means.